na magtamang aming palingin, kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Tila konting kalabit na lang tutulo ng mga luha. Bumuntong hininga ako at nagpahilot sa tungki ng aking ilong. Ngayon iisipin ko pa kung paano ko ipapaliwanag sa kanya yung mga narinig niya. Panigurado naguguluhan siya at maraming tanong na gumugulo sa isip dahil wala naman siyang alam sa kung anong tunay na estado ng samahan namin mag-asawa. Bahagyang humidig sa akin si Carlos para bumulong. Arya, can we talk later? Mabilis ang ginawa kong pagtanggi. Pagod ka. Magpahinga ka na lang. But, come on, let's eat. Saved by the bell, dumating na si Mommy Mel. Bumalik na rin si Louie kaya nagsimula ng kumain ng lahat. Tahimik lamang ko habang kumakain. Ganon din si Aya kaya marahil naninibago ang lalaking katabi niya kaya panay ang sulyap nito sa kanya. Maging si Carlos hindi rin nagsasalita at sumasagot lang kapag tinatanong ang ama tungkol sa kanilang negosyo. Si Lizzie ang bangkang-bangka sa usapan at tawanan kaya nakakawalang galang kumain. Kung ikukumpara ibang-ibang pagkistap na mata ng dalawang matanda kay Lizzie, hindi maitatanggi ng paghanga, pagmamahal at lalim ang pinagsamahan nila. Dumabait at maayos din naman ang pakikitungo nila sa akin. Wala akong masasabi. Pero dahil sa nakikita ko ngayon hindi ko tuloy mapigilan ang sariling isipin na baka kaya ganun ang pakikisama nila sa akin dahil asawa ko ni Carlos. Kailangan lang nila maging mabuti. Kailangan lang nila akong tanggapin dahil anak ako ng matalik nilang kaibigan. Eat more, Arya. Carlos heaved a sigh. Halina pa niyang lalagyan ng pagkain ng plato ko. Nisasabog na nga ang tiyan ko sa sobrang kabusugan. Pero ayaw pa rin magpaawat itong lalaki sa aking tabi. Dinagdagan niya ng kanin ang aking pinggan at pagkatapos nun, walang tanong. Dinagdagan niya ng kanin ang aking pinggan. Sinandukan ako ng paborito kong kare-kare. Ayoko na, Carlos. Tama na yan. Inawakan ko na siya sa braso para pigilan, pero inirapan lamang niya ako. You need to eat more. Dagdagan mo pang pagkain mo kahit konti lang. Balik niyang tugon habang nagbabalat ng paborito kong hipon. Gusto rin ko sana yon kasi nakakatamad magbalat kaya wag na lang. Napatulala ako sa aking pinggan habang iniisip kung paano ubusin ang gabundok na pagkain na kalagay doon. Umawang ang aking labi na mapagtantong ang lahat ng ipong binabalatan niya nilalagay niya sa aking pinggan. Kasunod niyang nilagay sa aking pinggan ay ang chop suey. Medyo taranta ko rin sa ginagawa niya dahil hindi lahat ng gulay doon kinakain ko. Pinipili ko lang. Ako lang kukuha. Hindi ako makain ng carrots. Pagpatuloy niya sa akin sinasabi. At habang nilalagay niya aking pinggan, bungingit ng sinisiguro na hindi mapapasama ang gulay na iyon sa kakainin ko. Kumulot ang aking noo, hindi makapaniwala. Sa kabila ng mga sama na loob ko sa kanya, hindi ko maiwasan ang mamangha. Sa tatlong taong pagkasama ni kahit minsan hindi siya nagtanong ko anong gusto at ayaw ko, ni hindi siya nag-abalang alamin ni katiting na detalye mula sa akin. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagtama ang mga mata namin ni Lizzie. Kitang-kita ko kung paano mag-apoy ang kalobloba niya dahil sa galit at inggit habang pinapanood ang pag-aasikasong ginagawa ni Carlos sa akin na asawa niya. Malapit na kami magtampo rito, Carlos. Kung hindi pa namin kukulitin umuwi dito, hindi rin talaga niya maiisipan. Mahihimigan ang tampo sa boses ni Mommy Mel. Ngumuso ang ginang. Sinamaan ang tingin si Carlos. Si Daddy Carl naman nakasimangot rin sa anak. Carlos shook his head. Hindi ganon, Mom. Masyado lang ako lunod sa trabaho. Baka naman napapabayaan mo na si Arya niyan, tugon ng ina. Madrama akong humawak sa aking dibdib. Ay, nakaka-touch naman. Naalala pa pala nila ako. Nagkatinginan kaming muli ni Carlos pero ako rin ang naunang magbawi. Bahala ka diyang lusutan yan. Oo nga't sinabi ko na hindi ko sasabihin sa magulang niyang lahat ng pinagagawa niya sa akin. Pero hindi ko rin sinabing kakampihan ko siya kapag tuloy na siya na buking. I always ensure that she is well taken care of. Mas kampante ako ngayong kasama niya si Manang Yeta habang nasa trabaho ko. He glanced at Louie. You know, magaling mag-alaga si Mama. For sure, hindi niya pababayaan si Arya. Ngumiti si Louie kay Mommy Mel. Pero wag ka rin naman masyado magpakatutok sa trabaho, Carlos. Masama yun sa kalusugan mo, si Daddy Carl. Lizzie let out a hearty laugh. Oh, don't worry, Tito. Palagi ko naman pong tinutulungan si Ziel. Hindi po binababayaan mag-isa sa mga ginagawa niya. Her gaze went to my husband and raised her brows to get validation. Right, Ziel? Hindi sumagot ang asawa ko. Dumilim ang mga mata nito kasabay ng pagtiim bagang sa babae. Tila hindi natutuwa. Napansin yun ni Lizzie kaya napawi ang ngiti sa kanyang labi at agarang ibinalik ang tayan kay Mommy Mel na para bang walang nangyari. Nakakatuwa naman na kahit iwalay na kayo hindi nagbabago ang samahan pa ninyong dalawa. Mommy Mel dramatically commented. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Naririnig kong hindi makapaniwalang tawa ni Aya. Namumulan ang kanyang mukha at para bang anumang oras sasabog at maubusan na ng pasensya. I can't believe this. So insensitive. Bulong niya sa sarili at dismayadong umiling. Sayang nga po, tite.
Kung kami sana nagkatuloy ni Zell, edi sana hindi siya mahihirapan at mapapagod sa pangalaga ng maraming negosyo kasi marami akong alam at karanasan sa ganyan. Matutulungan ko siya. Hindi kagaya ng ibang babae na nasa bahay lang at nagsisilbi sa asawa. Makahulugan siyang sumalap sa akin at gumisi. Hindi yun nakaligtas kay Carlos. Lizzie, may pagbubantang tawag nito. Medyo kumunot din ang noon ng dalawang matanda. Marahil nakakahalata na sa tensyong namumuo sa gitna. Imbes na makinig si Lizzie, nagpatuloy lang ito sa pagsasalita. What? I'm just telling the truth. Lizzie shrugged her shoulders as she acted like an innocent woman. Lumingon pa ito sa akin at ginumpas pa ang kamay. No offense meant Arya, pero alam mo kasi, hindi na uso yung ganyan eh. Yung mga babaeng walang ibang ginagawa kundi magluto, maglaba, at maghintay kung kailan umuwi ang asawa. I mean, that's too old-fashioned. Parang losyang. Mommy Mel nodded slowly. I get your point, Lizzie. Sa bagay kasi, ganyan din ako noon. Hindi ako maasa sa Pirani Vince. Nagtatrabaho rin ako. Yumuko ako at kinagatan pang ibabang labi. Sarkasikong natawa. Sa ilalim ng lamesa, kitang-kita ko ang panginginig ng parehong nakakayom na kamaon ng aking asawa sa pagpipigil ng galit. Hindi ko alam kung para kanino yon, pero isa lang sigurado. Pinipigilan niya magsalita dahil baka kung ano mangyari kay Daddy Vince. Na mag-angat ako ng tingin kay Lizzie, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa aking mukha. Naroon pa rin ang panguyam sa aking ngiti nang sumimsim ako sa aking inumin. I'm not offended, Lizzie. I grinned devilishly. Ayon ni Carlos na nagtatrabaho ko kasi he sees me as a housewife material. Hindi ka trabaho o business partner lang. Right, Carlos? Nilingon ko ang aking asawa. Pinagtaasan niya ako ng kilay habang tumungo-tungo sa akin. Yes, Arya. At kung hindi man ako nagkakamali, nakita ko ang pagdaan ng multo ng ngiti sa kanyang labi. Hindi ko yun pinansin. Muling humarap kay Lizzie na wala ng bahid ng emosyon ng pagmumuka. Matipid akong umiti sa kanya. Isa pa, kagaya mo, may pinag-aralan din naman ako at may alam sa negosyo. Pero ang kaibahan lang natin, hindi ako pamapayag na maging pangalawa. Tumayo na ako at nagpaalam na tapos ng kumain. Hindi nakagalaw si Lizzie sa kinaupuan. Tila nagtigilan na sa paghinga. Isang kalabit na lang tuturo ng kanyang luha. Pero mas lalo pa siyang nabigo nang kahit di pa tapos kumain, tumayo na rin si Carlos at sumunod sa akin. They said its respect is no longer served. You must have the courage to leave. But for me, before you took your heels, you must let them taste the medicine they deserve. Madalas akong tahimik at hindi lumalaban. Iniinda ang mga ibinabatong kataga. Pikit batang hinaharap ang lahat ng panghuska. Noon pa man simula pagkabata, bukod tayong inang ko lang ang nagmamahal sa akin. Siya na bukod tayong nagpapasalamat dahil lumating ako sa buhay niya. Ako na kahit tabuo lang sa isang pagkakamali, araw-araw pa rin akong tinuturing ng himala, na pag-asa. At sa lahat na nangyari pinagdaanan niya, ako lamang ang tama. Ayoko ba maging bastos sa harapan ng mga magulang ng asawa ko? Hindi ko na napigilan ang sarili. Hindi sa lahat mapagpasensya ako. Lahat ng bagay mayroong limitasyon. Wala akong pakialam kung iisipin nilang bastos ako, na walang modo. Wala akong magagawa sa iisipin ng iba. Sa bagay, may mga tao namang kahit wala ka pang ginagawa, masama ka na. Pero lahat ng ginagawa sa akin ng asawa ko ang siyang nagtutulak sa akin para maging ganito ko. Simula nang iwan ako ni Carlos sa hindi pamilya na lugar na iyon, marami ako napagtanto na baka kaya nila ako paulit-ulit sinasaktan at tinatapak-tapakan kasi paulit ko rin ipinapakita sa kanila na okay lang. Masyado ako nabulag sa pangarap na maging isa kami ng asawa pero sa nangyari kanina, nitong mga nagdang araw, buwan at taon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tila nagising sa isang masaklap na panaginip. Ang hirap magmahal kapag mas matimbang ng sakit. Narinig kong pagtawag ni Mommy Mel at Daddy Vince sa aking pangalan, pero ni Sulyap hindi na ako nag-abala. Kahit ang hinang tuhod, pinilit kong humakbang patungo sa kwartong tinutuloyan ko. Kagat ko ibabang labi habang pinipigilan ng tuloy ang paglabas ng mga luha. Hindi ko na inalintana pa ang mga ibag ng sapatos ni Carlos na tahimik sumusunod sa aking likuran. Wala akong ideya kung para saan pat sinundan niya ako. Dapat dun siya lumapit sa babae niya, kagaya ng palagi niyang ginagawa. Pero bakit kung umasa siya ngayon para bang napakabuti ang asawa? Kumparte lang to ng pagpapanggap niya sa harap ng kanyang magulang na maayos ang samahan namin dalawa, hindi ko na alam kung ano pang pupwede kong masabit magawa. Arya, he called me using a low and careful voice. Listen, I'm sorry. Imbes makatulong ang mga salita, tila naging katilo lamang iyon na parang tuluyang sumabog ang mga maiinit na likido sa matang kanina pa nagbabadya. Gamit na nanginig na kamay, piniit kong seradura ng pinto at pumasok sa loob. Si Carlos na nagsara noon bago ko sinubukang hawakan sa braso. Kumuwala ako at nanghihinang umupo sa kama. Inihilamas ang dalawang palad sa aking mukha habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha. Sumingap si Carlos, dahan-dahan lumuhod sa aking harapan. Arya, again, I'm sorry. Sambit niya sa napapaos sa tinig.
Sorry? Tapos? Pagod kong pinatayan na nagsusumamong titig niya. Sa dinami-rami mong kasalanan, hindi ko alam kung para saan yan. Sa lahat, Arya. Sa lahat-lahat na nasabi at nagawa ko. Sa nangyari kanina, I know I shouldn't have brought her here. Marahan siyang yumuko at pinikit ang mga mata. Tila nahihirapan. Ayoko man pero hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. Pagka kong natawa. Kasi mahal mo pa siya? Mabilis akong umiling at tinama ang tanong. Hindi mo siya pwedeng pabayaan kasi hanggang ngayon, kahit kasal na tayong dalawa, mahal mo pa rin siya. At kahit kailan hindi ka naman tumigil sa pagmamahal mo sa kanya? Chan, hindi ganun. He shook his head aggressively. Hindi ko siya babae, Arya. Magmula nung ikasal tayo kahit kailan hindi na ako tumingin sa iba. Natigilan ako ng ilang sandali. Marahang kumarap-kurap ang aking mga mata bago bumunghalit ng malakas sa tawa. Carlos naman, marupok lang ako pagdating sa iyo pero huwag mo naman akong gagawing tanga. Pakinggan mo muna. Walang Diyo naman kasi, Carlos. Alam kong may kasalanan din ako kung bakit nasa ganitong sitwasyon ako ngayon. Dahil kung alam na ganito rin ang buhay na kahantungan ko, sana hindi ko na lang ipinagpilitan ang sarili ko sa iyo noon. Kung paulit-ulit mo rin namang dudurugin ang puso ko, sana hindi na lang ikaw ang pinakasalan ko. Marahas ko siyang tinulak bago tumayo sa kinaupuan. Nanatili siya na kayo ko habang nakaupo sa sahig. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya pero kitang-kita ko ang sunod-sunod na paggalaw ng kanyang balikat. Ramdam ko ang sinseridad niya sa paghingi ng tawad. Handa rin ako makinig sa mga paliwanag niya pero bakit hindi ko magawang tanggapin ang lahat ng mga salitang sinasabi niya? Bakit pakiramdam ko sa bawat sagot niya, mas lalo lang akong sumasadlak sa pagdurusa? Nagaya akong lumakad at lumayo sa kanya. Inawan ko ang labi para makalanghap ng hangin dahil sa tindi ng pag-iyak at pakiramdam ko, unti-unti na ako naubusan ng hininga. 3 taon, Carlos. Mapait ako natawa habang nakatitig sa kawalan. 3 taon ako nagtiis at umasa. Kahit ang sakit-sakit, kahit ang bigat-bigat na, kahit hindi ko na kaya, mas pinili kong magmukhang tanga. Mas pinili kong magbingi-bingan sa lahat ng yon. Masasakit sa salita. Wika ko sa pagitan ng bawat paghigpi. Walang araw na hindi ako nanalig sa kanya na maayos tayong dalawa. Kahit sa bawat pag-iising ko, masalo tayong lumalala. Arya, please. His voice broke. Niringon ko siya sa unang pagkakataon. Hinayaan ko siyang makita ang sakit at hirap tumatagos na hanggang sa aking kaluluwa. Minahal kita kahit walang kasiguraduhan. Paulit-ulit kitang pinagbibigyan sa tuwing humingi ka sa akin ng tawad kahit na kinabukasan, uulitin mo na naman. Hindi kita sinukuan kahit turog na durog ako. Binigay kong lahat kahit wala nang matira pa para sa sarili ko. Tumayo siya at pilit na niyakap ako mula sa likod. Masyado na akong pagod at mahina para magpumiglas pa. Hinayaan kong damhin ang init ng yakap niya dahil alam ko, pagkatapos sa pag-uusap nito ay bibitaw din kami sa isa't isa. Ang kanyang baba nakapatong sa aking balikat habang patuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi ko lang sigurado kung dahil ngayon nagsisink in sa kanya ang mga sinasabi ko o meron pa siyang ibang dahilan. I am an asshole and I won't deny it. Marami ako nagawa sa'yo na hindi katanggap-tanggap kahit anuman ang paliwanag ko and I won't force you to believe me. You have the right not to accept my explanations. He muttered as his tears kept on rolling down his cheeks. I remained unmoving. Alam ng langit kung gaano kita kamahal, Arya. Sa 3 taon natin pagkasama, hindi ko itatangging minahal na kita. Pero hindi ko rin itatangin na kahit gustuhin man kitang mahalin ng buo. Gustuhin ko may maging masaya kasama mo, hindi kaya ng konsensya ko. My forehead creased in confusion. What do you mean by that, Carlos? Hindi kita maintindihan. Kumala siya sa yakap ko at unti-unti hamakbang palayo. Hinarap ko siya at marahas na hinigit ang kanyang damit para magpaliwanag. Carlos, anong ibig mong sabihin doon? Yumuko lang siya at sunod-sunod na umiling na para bang nahihirapan. Nararamdaman ko na meron siyang gustong sabihin, na meron siyang dinadalang mabigat sa dibdib. Kahit naabot langit ang sama na loob ko sa kanya, handa pa rin ako makinig kung may pinagdaraanan man siya. Pero imbes na ibuka ang bibig para magsalita, masalo lang lumakas ang kanyang hagulhol na siyang nagpagulo sa akin. I know I've broken your heart too many times, but I promise that this is the last. He shut his eyes tightly as he reached for my forehead to kiss it gently. I am aware that you may hate me forever, but I couldn't stand with this marriage anymore. Natood ako sa kinatatayuan. Tila palandari ang natigilan sa paghinga. Hindi pa man tuloy na poproses ang mga sinabi niya ay muli siya nagsalita. I want everything to be over. Ilang saglit ako natameme bago nakabawi. Parang sasabog ang puso ko pero ginawa kong lahat para pakalmahin yon. Hindi ko alam kung saan pa ako humugot ang tapang at lakas ng loob para tawanan pang sinabi niya. Binasa akong pang ibabang labi bago dahan-dahan tumango bilang pagsang-ayon. You want this over? Sure. I wouldn't want to be in cage with you anyway. This marriage is just pure bullshit. Pinasadahan ko siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko kung bakit pinakasalan pa kita.